Papunto po kami ngayon ng San Pablo ni Pastor Dave. Inukunan ko yung mga gilid ng lugar na napakagandang tignan. Si Pastor Dave. Yung bundok ng tralala. Ang bayan ng Calauan. Bayan po ng Calauan. Nandito ko po kami. Ito ang teritoryo ni Mayor Sanchez. Yung binigyan na inatulan ng 7 counts. Because of murder and rape. Yan. Kita nyo, ito kami yan. Medyo maganda pa ho dito, tingnan. Nakakita yung bundok. Travel to San Pablo. Shortcut kami sa Calauan. Via Calauan. Sir, may madadaanan tayo simbahan. Ano? Anong simbahan yan? Simbahan ng Calauan. Okay. Meron pong simbahan ng Calauan, Catholic Church. Yung po ang pinakamalaking pinya. Pinakamalaking pinya rito sa kanilang lugar. Ayan po, nasa circle. Ito po yan. Bayan ng Calauan. Parang simbahan ng Catholic. Meron din silang pinya katulad sa Bicol, Dait. So tingin ka, ayun, naka-stop lang tayo. Hello. Okay. So tingnan natin yung thing niya. Oops. Barangay Kanluran. Okay. Ito yung mini park. Bayan ng Calauan. Ayun, ayun yung pinyo. Sarap bumili. Kano kayo isa niyan? 50, mahal na rin. Parang nasa Maynila rin pala presyo. Ayan. So, malapit-lapit na ako kami. Sumorkat lang kami rito sa lugar na to kasi ito ang pinaka-access road puntang San Pablo. So, ito yung mga lugar na bihirang madaanan sa mga panahon ng bumibisita ka. Parang masakit na masakit. So, medyo mapapanik yung mga magulang kapag na gano'n yung parang
Power so? Sabi mo 16 lahat yung dalawa. Kaya yeah, magkano yung presyo ng power so? Ah, binibenta sa iyo 13. 13? Oo. Tapos yung ano? Bakit naging 16? Eh, tumawad ka eh. Hindi, magkano yung power so? Parang nasa ano lang. Hindi, ang ano, 5,000 yung ano, yung power. Oo. Yung power so yata, 12. 13 yan ang sabi. Ah, 13. Oh, tinawaran mo. Nang 15. 18 eh. Oh. Tinawaran ko ng 15 sa 16. Di 12 lang na, 12 lang natawad mo. Yung nanay nag-aalala kasi, kailan niya ko padadala yung Giga? Sabi ko, mamaya po pag ano kasi. Huwag siya mag-alala. De, tsaka una, Pastor, hindi sila lugi doon kasi second hand na yun eh. Nagamit na yun eh. Malay mo, baka pagbili mo, ang value pala nun eh, value pa rin ng original price ang binebenta. Hindi maganda. Talo ka doon. 25 daw yung ano. Eh, sabi lang. Eh, nasa ng katibayan. Yun ang ano doon eh. Sa yung katibayan. Sabi lang yun. Not for 786. Tanungin ko yung bayo ko may ganyan eh. Oh, edi malalaman mo. Eh pwede namang alamin sa Google. Hindi, meron ganyang mawer yung bayo ko. Ginagamit niya sa buhay. Tatanong ko magkano din niya. Ang alam ko yung mga ganyang price, Pastor, nasa 7-8. Pag brand new. Oh. Depende yun sa ano. Ano mo dyan sa Google? Sa quality. Wala mo akong ano ngayon. Wi-Fi. Depende yun sa ano. Sa value ng ano, quality ng gamit. Iba-iba naman presyo niya. Pero ganun naglalaro yan, nakita ko na yan sa mall. Wala yan. Ah, ganda. Puro kawayan. Katulad ng matatanda. So, nagkakaroon sila ng problema sa puso. Ganoon dati kotse ni ano, Kenny Patinan. Alin? Pride. Eh ngayon meron sa bago? Bago. Bago kotse noon. Ano, Mirage na bago. Mirage? Mitsubishi. Ano, hulugan din? Oo, hulugan. Mabuti nga't meron ganun ang nag-o-offer na hulugan, ano, para magkaroon ka ng sasakyan, ano? Kaya yung iba bibili kayo ba ano? Ay, ang de, kasi meron akong pinsan na sa Olongapo, ang trabaho niya ganyan yung nagbebenta ng mga sasakyan. Second hand o doon siya sa company ng Mitsubishi? Ay, parang second hand yata, mga bibili siya ng sasakyan. Ay, tapos inaayos niya. Tapos hindi naman kami bibigyan ng ano no kasi pinsan ko naman tsaka talagang ano yon. Buy and sell sila parang ganun. Alam mo, kung ako sa inyo, may pera rin na naman kayo pang bumili ka na ng bago para walang sakit ng tulong. Kasi pag bibili ka ng second hand na maraming beses ka pa magpaparepair, mas magastos. Oo nga. Ngayon, kung may pagbili ka ng second hand, yung slightly used, gaya na sa akin, yung pula ko. Binili ko yun, 2016, tatlong taon pa lang ginagamit. Oo. Ngayon, siguro ko yung siguro yung pizza ko hindi namang yung pizza ayaw nyo ng brand yun. Oo. Kaya lang yun, babayad yun mga kalating million sa akin, 620 yun. Niloan ko yun, inutang ko sa dalawang tao, tapos nagloan pa ako, niloan ko sa office, nagloan ako sa SS pag-ibig, tapos nagloan pa ako sa tao kasi kulang. Nakabayad naman ako 2 years ago. Okay. Bayad na. Ngayon maglo-loan ako ulit. Pag yung lo-loan ko hindi na sa sasakyan, doon na sa bahay. Bahay na. Doon naman. Para malagyan ko na second floor yung bahay. Oh. Hindi naman kami luloko ng pinsan namin, malabong manloko siya. Dahil kapatid siya ng
kumbaga close friend naman sila magkakapatid, o kami rin naman mga magpipisang close friend. Tsaka wala namang parang masamang tinapay. Tsaka first cousin, hindi ano. SUV bilhin mo? Hindi siya second cousin, first cousin talaga siya. SUV. Tsaka wala namang ano sa amin, mga Adventist naman din eh. Nung kasal ko, yun ang driver namin ay galing sa Olongga po yung sasakyan niyang puti. From Olongga po dinala niya. Hindi, yun ang sasakyan namin. Kotse yun eh. Renta niya oh, 3,000 lang noon. Nung time na yun ah, mahal na yun. So anong lugar na ito, Pastor? Parte pa rito na ang Calauan. Imok. Ano pa ito pa ng Calauan? Ah, parte pa rin ng Calauan. Yan, kita nyo. Yan. Ganda ng ano, ng field niya. Nagkaroon na ng widening dito. Yan. 11 minutes na tayo ng gano, video. Kasi gagawin ko dito, mag-ano ako, Pastor, yung pag magla-live ako, ito ay papalabas ko. Ah, makita natin yung mga i-edit naman natin to eh. Hindi naman to ganito katagal. Kukunin ko rin lang yung mga special na ano rito, historical. Saan naka-save yung live natin kanina sa Facebook? Yung sinasabi mong tagilid na nakita nila, nandun ako sa karo yun, nakatagilid yun yung camera kasi hawak ko tong camera ko. Nagbibideo ko ako dito, nakatagilid siya. Okay. Tapos, hawak ko yung camera ko, pinipicturan ko yung karo kasi natuwa ako. Baka yung sinasabi nila, pero yung doon na sa scene ng ano, nung iyong ano, hindi ako nakabideo, nakaupo nga ako, pantay na pantay yun. Yung una lang, yung nandun ako sa labas yun, yung sabi nakatagilid. Kaya sabi ni ma'am, di ba tumawag sa'yo, ang likot-likot daw ng camera kung saan-saan. Yun yun, yung puna na yun. Yung tumawag si Ma'am Lloyda na steady lang kamo, di ba? Sabi mo. Yun yun, yung malikot yung camera at tumatagilid. Pero pagdating doon sa ano, nakadiretso yun, nakaganyan talaga ako. Hindi, bihira nga ang galaw eh. Sayang si Doc Willion, dapat may isip siya eh. Dapat tumakbo nila sa senador eh. Para manalo pa siya eh. Di ba tumakbo na siya nung nakaraan? Ay, natalo naman siya. Gawa nung sinabayan niya naman yung napakadaming sikat. Anong tinakbuhan niya? Senador din. Ay, wala. Hindi siya luluso. Oo. Hindi nga luso po siya. Eh, kasi, baka bago-bago lang niya nun eh. Pero... Kasi Senate kasi kailangan madali. Una, hindi ba... Dapat talaga kilala ka na sa buo. Oo. Oh, eh, meron kang ano, eh, si Manny naman, Luzon, Pacquiao. Oh, kilala kasi. Meron ka Luzon yun. Naging ano muna sa Jensen, congressman. Oo. Oh, oh. Eh, si ano, yun. At saka ibang puhula noon, kasikatan. Oh. Eh, wala. Nag-umpisa pa lang noon eh. Hindi, kahit ngayon eh, hindi naman siya ganun kaano ng mga tao sa pagpapayo niya eh. Oo. Oh. Maganda. Pero hindi yun ang ano ng tao. Pero masikat na si Ongi sa Facebook at saka sa YouTube eh. Sa dami niya nang ano. Eh dapat niya siya tumakbo senador para siguradong pasok siya at walang masyadong ano eh, kilala eh. Ano naman ay gagawin niya sa Senate? Eh pagkagawa ng batas nga ron, isa naman nagagawa na ng gamot. Hindi, siguro yung mga patakaran, baka dun sa kanya ibigay yung trabaho ng health department, di ba? Yung health secretary, parang ganun. Hindi naman siya medical doctor. Ano lang naman siya eh. Kasi kung kay Ong na ano lang siya, parang herbalist, siya doktor na. Oo. Bibili ka pa simento?
na wifi sa. Baka wala na tayo mag-bit. Sarado na hapon eh. Bigay ka na lang ng pera, silang bumili. Asya bagay, malang magde-deliver doon, malayo yung looban mo eh. Tsaka wala kang pera ako. Hindi yung pera. Tsaka mag-download ako ng GCash. ADB? Nawala na sila. Saan na sila pumunta? Awan. Hindi ko na nakikita eh. Nag-overtake din sa trato. Hindi ba na si Sil? Wala eh. Nasaw na naman natin sila eh. May malaki dito eh. Eh makikita mo pag medyo paliko. Okay, ito na po. Boundary na po kami ng City of San Pablo. Ito na po, nakalagay na dyan, mababasa nyo. Yan, welcome to City of San Pablo. Ayun.